Okay, bayan ha. Ingat po tayo sa mga pekeng balita ngayon. Alright, dahil ito po, pinabulanan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang lumabas na mga balitang nagbitiw nga si Defense Secretary Gibo Chodoro sa kanyang gabinete. Nandyan pa rin po si Secretary Chodoro. Ingat po tayo sa mga pekeng balita. Napakarami po. Nangaw! Sus por vida. Ngayon sa social media, lalo na sa Facebook. Ayon po kay Pangulong Marcos, fake news sa naturang impormasyon at tinawag na desperado ang nagpakalat po nito. Nakausap sila ni Pangulong Marcos Jr. at Chodoro at wala itong planong magbitiw sa pwesto. Wala rin anyang dahilan para si Bakin ng Pangulong Marcos Jr. si Secretary Chodoro. Kaya't nanawagan po ngayon ang Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan, huwag basta maniwala sa mga chismis, lalo't kung wala namang pruweba. Inatisin niyo muna sino po ang post niyan. Alamin niyo muna ang kredibilidad ng mga taong yan. Kung may pagbabago man daw sa gabinete, ayon po kay Pangulong Bongbong Marcos ay sila mismo ang mag-anunsyo nito at hindi ang kung sino-sino lamang. Ito po statement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Fake news yan. Ang lumalabas na yan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang ng istorya para gumawa ng gulo. Wala naman silang na ibibigay, wala silang na itutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Huwag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang problema na sa kanilang mga sinasabi. Si Aljo Bentijo sa DZXL News.